Good morning. Ito, oh. Meron po ditong puno ng kalabasa. Ang ganda-ganda. Malusog. Pero hindi ko na po iniisip na bumunga siya. Kasi siyempre hindi ko naman siya maaalagaan dahil may work ako. Yun lang pong ano, talbos niya, dumami, tsaka bulaklak. Siyempre pwede na yung gulayin. Ayan, may ubing sumuloy. Yung ubing yan, ano na yan eh, sumuloy at mamatay din sa pwestong yan. Punong-puno ito dati ng ube. Eh, nung umalis si ate, hindi na siya naasikaso. Kaya yun, nabubulok lang. Ayan, dragon fruit. Ang tagal-tagal na yan, dragon fruit na yan, pinagputol-putol na, hindi pa rin nagbibigay ng bunga. Kamote, tanim ko rin yan. Natalbusan ko na yan, kaya lang hindi sila lumago kasi nga pag-init. Tapos may pechay, yung bumalaklak na. Siyempre, yung sile. Sile. Ito naman, mga ornamental plants. Yung sa init, hindi sila ganun kalanda. Ito pa. Siyempre, rubber tree. Ito pa, oh, may kalabasa pa. Maganda rin. Kaya lang hindi pa siya kasing laki noong nauna. Ito. Mga halaman pa rin po dito. Singit-singit lang yung mga veggie. Tsaka ano lang yan. Yung mga tumubo lang. Pinaglilipat ko nung nakita kong tumubo. Baka pa ako mapapakinabangan. Pag nagugulay ba? Hindi kasi ako nagtatapon sa basura ng mga balat ng mga gulay. Kinukompost ko siya, binadabaan ko siya sa lupa para pataba nila kasi nga syempre dito sa syudad hindi naman ganun kaganda ang lupa, tapos hindi ka rin kundi ka bibili, hindi ka magkakalupa. Ay, yung lupa sa bakanting lote ay puro bato. Tapos yan, may tinanim din akong papaya, sana bumunga. Ayan, kangkong na yan. Once a week nakukuhanan ko yan. Pero ngayon, hindi nga masyadong nagtalbos. Tapos ito. Kalabasa pa rin, pero hindi maganda ang tubo. Tingnan naman nangyari dito sa potos na to. Samantalang ito yung isa sa pinakamagandang potos dito. Nasunog ng araw. Hindi ko na kasi siya mailipat. Wala na akong mapwestuhan. Pinabayaan ko na lang siya dyan. Ano siya eh. Lime potus. Ayan, ang ganda niya din nung ano. Ayan, ito na niya. Yan ang proweba na siya ay maganda. Yung bagong dahon niya. Pero mas maganda sila dati yung lime. Variegated oregano. Ayan, kumukulag na po. Kaya ako kasi pinakikita. Ito, yan. Inayos ko yan kasi ang daming langgam kanina. Ayan, yung mga langgam pa niya, no? Nag-aakyatan pa. Binuhusan ko ng sabon at sonrox. Ewan ko kung saan sila lilipat. Ito yung mga halamang inalis ko dyan na nagsitoyo rin ng araw. Papaya again. May guba, no? Dragon fruit na. Yun nga sabi ko, pero lang hindi pa bumubunga. Ang tagal-tagal na. Siyempre, yung mga potos. Medyo maganda po ngayon ang potos kasi ayan, natakot po yung aking doggy dog. Kasi kumulog. Takot po siya sa kulog eh. Masaya po yung ano. Masaya po yung mga halaman kasi umulan kaninang madaling araw. Ayan, naulanan na sila. Itong mga to. Ayan yung mga pinaglilipat ko dati. Pinagpuputol ko yung mga to yung dahon. Kasi sobrang nabilad. Ito kala ko ornamental plant. Pero ang tingin ko gabi siya. Kasi nga yung pag nagluluto ako, inaano ko siya, pinatamba ko lang sa isang pwesto. Tapos nung may nakita ko sumuloy, inilagay ko dyan kasi kala ko ornamental plant. Kasi yung mga namatay na halaman dati, tinambak ko. Tapos pag may sumusuloy, nililipat ko ulit sa paso. Eto, parang totoong gabi siya. Hindi naman siya ornamental plant. Ayan po ang aking doggy dog. Agang-aga ay hinahalhal. Natakot po nga siya sa kulog kaya yan, pumasok siya dito sa loob kasi
bukas yung pinto. Halam dito sa sarado, may gate po kasi dito. Ayan, gate kasi nga syempre yung mga alaga baka siraan yung mga halaman. Ito namang mga to, hindi sila na ulanan kasi nasa ilalim ng bubong sa gilid ng likod bahay. Ayan, mga basa-basaya sila. Ayan, tingnan nyo, dapat yan puno yan ng potos. Kaya lang sa sobrang init laging natutulo. Tapos ito, may bulaklak. Hindi ko alam po anong klaseng bulaklak kung bubukad pa siya. Buds pa rin siya. Ayan, mga hindi gumagandang halaman. Actually, ito, malaki na po yan. Kaya lang, habang lumalaki kasi siya, hindi maganda. Kaya pinutol ko. Yan, may sumulod. Maganda, kasi pag maliit, maganda. Ayan, sana gumanda ulit. Kasi magtatag-ulan na. Kaya lang, ang magiging problema naman pagtag-ulan, mga caterpillar. Kaya, mauubos naman yung dahon. Walang ano eh. Yung mga halaman, wala tamang panahon. Kailangan talaga proper care. Eh, wala. Pagka wala lang ako pasok, saka ko lang sila naaayos. Kaya minsan, ubos ang dahon dahil na ang caterpillar. Ito. Ito pong mga halamang yan, yung nasa likod mo yan. Dito sila nang galing. Kaya lang nainitan nga lang nainitan. Kaya dito ko inilagay. Eh, hindi ko na siya maibabalik kasi nagtanim naman po ako na okra. Ayan. 1 week ako. Ay, nung Saturday ko siya tinanim. Ayan, tumubo. Sabi naman nga, kaya lang hindi maganda ang tubo. Kaya sana gumanda sila. Kasi pag hindi sila gumanda, bubunutin ko sila. Ilalagay ko ulit yung mga halaman. Okay, subscribe my channel, Reneas Vlog. Blog, Reneas. Bye. Ayan, mga halaman. Na magaganda. Ay bubulaklak. Di kumukupas. Diba? Ang ganda po may halaman. Malamig sa mata pag meron kang halaman sa paligid. With proper care, hindi ko maibigay, mas gaganda sana sila. Pagka wala lang pasok sila na aasikaso at pagka gabi ay sobrang gabi at sobrang aga kung bumalis dito. Sana bumunga tong papaya. Eto, may kamote pa ako dito sa likod. Sa ano. Ako rin po nagtanim yan sa kapitbahay. Alam ko 7 months yung kamoting kahoy bago hukayin. November ko siya tinanim. Malapit-lapit na 2 months na lang. Bye-bye again! Subscribe my channel, Reneas Vlog!